Eto na po, magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko lang po kayong kumustahin at sana pagpalain tayo ng Panginoon. At shout out sa mga anak ko sa Pilipinas, shout out sa mga anak kong nasa ibang bansa. Sana pagpalain tayo ng pong may kapal at shout out din sa mga kaibigan ko, lalong-lalo na sa nanay ko. Nay, pasensya ka na ha, alam mo na yon. So, I love you nanay ko, I love you sa mga kapatid ko, I love you sa mga anak ko at sa lahat ng mga kaibigan ko sa Facebook, sa YouTube, sa Erlinda Day vlog. Maraming salamat sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain tayo ng magandang araw ngayong 26. So, ayan po ang bagong gising. Good morning. Ayan, bagong ligo na po. Maglalagay na po ng pamahid sa mukha na para mag-iba naman sa umaga. Pakikita ko po sa inyo kung paano ako maglagay ng mga kulirete sa mukha. Ayan, pakikita ko po sa inyo kung paano ko linisin pagkatapos kong naligo yung mukha ko. Linisin ko siya ulit. Magamit po ako ng Eskinol. Ayan. Para po, kasi pag kahit naliligo po tayo, hindi po lahat ng dumi sa katawan natin natatanggal. So, lilinisin ko po muna. Ayan, may konting dumi pa siya. Lalagyan ko siya ng, ito po, bio oil. Para po yung, hindi po mag-ano yung makeup natin. Pag nag-makeup kasi tayo, kailangan meron po siyang moisturizing muna. Ayan. Medyo i-massage lang po natin. Pagkatapos ng oil, naglalagay po ako ng Vaseline. Ayan, Vaseline po yan. Sa mga gilid-gilid po, mga ano po ng eyebrow ko, ganyan. Tapos sa mga gilid-gilid ng ano natin. Kasi diba, kuminsan marumi yung mga tainga natin, sa ilalim ng tainga natin. Para po hindi siya ano, hindi po dumikit yung mga dumi. Ayan po ang meron ng oil at saka konting Vaseline sa mga kilay natin. Medyo pang ano po ng moisturize din po sa mga kilay natin kasi nilalagyan yan natin ng mga eyebrows. So, kailangan din po ng moisturizing ng kilay natin. So, ang nilalagay ko is Vaseline. Nagamit ko pong mga makeup, hindi pare-pareho. Kasi po, minsan gumagamit ako ng collagen. Ayan siya. Kuminsan naman po, ang ginagamit ko is 24 hours. Ayan, ng ano po, Maybelline. So, alternative po kong ginagamit ito. Sa isang araw ito, sa isang araw ito. Para po yung mukha natin, hindi siya masyadong ma-irritate sa isang makeup lang. Kailangan po natin na alagaan ang mukha natin sa pamamagitan ng mga makeup, kung paano po natin sila gamitin. At huwag po tayo mag-stay sa isang makeup lang. Kasi kagaya ko, nagkakaedad na. Nagaanap din po ako nung kung paano sumilad yung ano ng ano balat ko. Kasi nagkakaedad, kumbaga 60 years old na ako. So, pinipili ko din po yung mga ginagamit kong mga makeup. Ayan po, nag-apply na po ako ng makeup kung paano mag- hindi po ako gumagamit ng foam sa paglalagay ko ng makeup. Para po hindi siya maano, hindi kasi ang foam is sinisipsip lang ng foam ang ano yung pinaka ano ng makeup natin. So, para hindi siya sipsipin ng foam ang makeup natin. Diretso na natin sa mga daliri natin. Ayan. At hindi po ako naglalagay ng maraming makeup sa mukha, pang liquid foundation. Ano, parang gusto ko yung natural lang siya pag lumabas. Ayan. Susunod naman po natin ay yung ginagamit ko is Nishido. Nishido po siya, yung sa eyebrow powder po siya. Lalagay ko lang siya ng mild. Pakita ko po sa inyo kung paano maglagay ng kilay ko. Ayan, ganyan lang po. Matagal ko na pong ginagamit ang Filipino product natin, Nishido. Pag po umuwi ako, bumibili ako. Hindi po lahat ng ginagamit ko sa mukha ko is imported. Meron din pong gawang Filipino kagaya ng Nishido. Binibili ko po sa SM. Ayan. Ayan lang po. Pag nag-eyeshadow po ako, bago ako mag-eyeshadow, naglalagay po ako ng primer. Ito po ang primer ko. Gawa po siya ng Maybelline. Kasi ano na siya, kaya wala na yung tatak niya. Pero may primer, may ano pa. Kasi ano, gawa po siya ng Maybelline. Ayan. Lalagay ko po siya ng primer. Hindi po ako masyadong nagagamit ng mga brush kasi para hindi ma-irritate yung mukha ko. Ayan, marami akong eye bags kasi ilang oras ako na. Sided kong ito, natural na nagkakaroon tayo ng mga eye bags. Lalo na ako, minsan natutulog ako alas 12 na, ganyan, alauna, ng madaling araw. Para lang makausap ang mga anak ko dyan sa Pilipinas. So, ayan, nilaglagay na ako ng primer. Pagkatapos po, ito ang nilalagay ko, yung Galaxy Dream na ano, pang ano actually sa mukha siya. Pero ginagamit ko siya sa, ano ayan, sa eyeshadow ko po. Para maging ano siya. At hindi ako masyadong naglalagay ng mga toppings sa mukha ko, yung pang cool, excuse me, yung mga
maraming kulay. Kasi ako, naglalagay ako ng tatlong kulay sa eyeshadow ko. Minimix ko po siya para biniblend ko para makita ang tingkad ng mata ko. Kasi po ang mata ko is maliit lang. So, ayan. Ang ginagamit kong kulay is ito. Ayan siya. So, para maging pinky siya. Dahil gusto ko ng medyo dark kasi yung damit ko is medyo pag may pagkaano. Ito yung mga ginagamit ko. Nature. Ayan po siya. Dito po yung nabibili po sa ano dito sa SM sa mall dito kaya ito po ay gawa ng ibang bansa. So, ito po yung ginagamit ko. Ayan. Nagkaroon ako ng tagyawat. Pero ano, madali lang po madali lang pong mawala yan. Parang ano, may edad na in love. Ayan. So ayan po ang nilagay ko na konting dark sa mukha sa taas. Biniblend lang po natin ng ganyan. Pag nagkakaroon po tayo, ayan, ayan na po siya. Pag nagkakaroon po tayo ng mga tagyawat, ang gawin po natin, ito po kasing ginagamit ko, ayan siya. Suda cream. Ayan lang po, konting-konti lang, nilagyan ko na po siya kanina, So, pag nilagyan po natin, konting-konti lang, kinabukasan po, maglalight na yan, hindi na po siya tumatutuloy na lalaki. Ayan, ayan na po ang eyeshadow ko. So, pagkatapos po, lalagyan ko na siya na. Ito po ang nilalagay ko sa ilalim ng ano po. Ayan. Ayan na po. Hindi po siya masyadong nakikita kasi sa liit ng mata ko. Ibiblend po natin. Mimix. Ito po yung ginagawa kong waterproof sa ano ko po, pinaka-mascara ko. Kung naglalagay po ako dahil maiksi ang mata ko, kirap ng mata ko, pinaka-eyelashes. Kunting-kunti lang kasi. Pag kumurap ako, pumupunta lang sa ilalim dahil sa iksi ng mata ko. Ayan na. Ayan na siya. Ayan na po. Ito din po ginagamit ko siya para sa ilalim ng kilay ko. Para makita mo ang ano ng eyebrow natin. Sisilad siya. Ayan. Pagkatapos po niyan, tapos na po sa shadow natin. Sabi ko kanina, eyebrow na sabi ko. Ito dito sa pinaka-ilalim. Sa pencil po, ito po yung ginagamit ko. Ano po siya, Maybelline din po siya. Medyo nabura na po yung tatak niya kasi matagal na. Matagal akong gumagamit ng mga pencil na mga nilalagay sa kilay. Sa ano po, eyelashes. Ayan. Tapos dito. Para konting makita yung mata kong maliit. Ayan siya. So, ayan na po ang eyebrow ko. Ayan, maglalagay na po tayo ng blason. Pagkatapos, ito po ang ginagamit ko. Nature po ito. Nature. Ayan siya. Blended na, ang ginagawa ko dito, blended siya. Ayan. Ayan, blason na tayo. Hindi ako naglalagay ng mga iba-ibang ginalagyan pa nila ng guhit na gano'n. Ako hindi po. Ganyan lang. Kasi hindi naman kailangan masyadong maate sa edad natin. Ganyan lang. Simpleng makeup is enough po. Para makita lang. Stick naman po. Bago ako maglalagay ng kung ano nung sa gabi ko. Naglalagay po na muna ako ng ano po. Galing sa ano po ito sa Pilipinas. I do. Dati gumagamit yung Magic the lipstick. Ngayon dahil wala na yun. Dahil marami ng matte lipstick. Kaya hindi na nauso yung Magic lipstick. So ito po yung pinaka-moisturizer ng labi ko. Kaya ayan po. Sided consistent. Hindi nangingitim yung labi ko. So ito po ang nilalagay ko bago po ako maglagay ng lipstick. Ayan. Diba? Baga, yung meron pong prevent sting sa mga lipstick kasi ko po ngayon kung ano-ano ng mga lipstick na lumalabas. So, nilalagyan ko po lagi ng base coat yung ano ng labi ko. Siya, ng lip liner. Naglalagay ako ng lip liner. Ayan na siya. So, ayan na po yung lip liner na nilagay ko. Tapos ang nilalagay ko ngayon kasi medyo daano kailangan yung ano natin, yung labi natin, i-match natin dun sa ano ng kulay ng ano natin eyeshadow. So ang nilalagay ko medyo dark siya. Ayan na po. O, di ba? Ayan na po, natapos na po natin ang morning makeup. Ayan siya. Ayan po.